PSN's mission is to use experiences to promote continuous improvement. As of the moment, majority of my content are based from my own personal experiences. The master plan is to collect inputs from as many people as I can reach. That way, I'll be able to see the world from different points of view and maybe change lives along the way. I know with confidence that this video takes me a step closer in that direction. Big thanks to my college buddy Cathy for pitching the idea and working with me to make this all happen. She's a blossoming writer and has a few short films going on in her channel, the link to which will be put in the description as well as one of my cards. And without further ado, let's get on to the video. So, kumusta ka naman? Yun talaga. Okay naman ako this past few days. Unlike yung mga unang quarter ng quarantine. Mm-hmm. Yung mahirap mag-adjust. Pero ngayon, okay. Yung nagiging issue ba sa'yo yung wala kang nakakausap, mga ganun? Hindi naman. Parang dito kasi syempre marami kami. Anim kami dito sa bahay. Hindi naman issue sa akin yung kausap. Siguro yung nami-miss mo rin yung friends mo. Mm-hmm. Tsaka may pinagdaan kasi all this past few months. So. Nitong mga last few months, nakalabas ka naman yung nakita mo naman yung friends mo. Yun. Kasi iba rin yung feeling yung kapag yung physical na interaction. Oo, grabe. Ayan. So, ayun nga, di ginawa natin itong like setup na to para mapag-usapan natin yung isang topic na mahalaga sa atin, ba? Yung sa akin, ang napili ko, yung passions. So, may hinanda lang akong questions na so, babasahin ko siya and then sasagutin nating dalawa. Pero, ikaw yung unang sasagot para hindi kita ma-impluensyahan. Tsaka syempre, bias na ako kasi nakita ko na sila. Ako kasi yung gumawa. Okay ka na? Ready ka na? So, tungkol lang yung sa passion. Ay, hindi naman to ano. Mga pang grade 1 lang, gano'n. One Ready ka na ba? Nakakataw pa rin. So, okay. So, simpleng-simple lang yung unang tanong. Para sa'yo, ano yung ibig sabihin ng passion? Passion? Meron akong sinulat dati about passion. Parang pinost natin siya sa WordPress. Kaso nakalimutan ko na parang paragraph siya or tulaya. Pero personally, para sa akin yung passion is something that you do na ginagawa mo nang walang kapalit. Yung parang na-enjoy mo siyang gawin. Di ba yung iba parang inaano nila na yung passion mo, dapat yun yung work mo. Diba? Mm. Pero para sa akin, magkaiba siya. Yung passion, hindi siya yung iba pag-work. Binabayaran ka, ganun. So, pag passion, kahit hindi ka bayaran, gusto mo yung ginagawa mo, kaya ginagawa mo siya. Yun para sa akin. Okay. Sa akin naman, simpleng-simple lang. Kung ano yung gusto mong gawin sa buhay, kumbaga, parang calling mo. Usually, yun yung mga bagay na bata ka pa lang, parang dun ka na drawn. Tapos, mapapansin mo, hanggang sa paglaki mo, yun pa rin yung gusto mong gawin. So, may mga mangyayari, pwedeng makalimutan mo na, ay, gusto ko pala mag-drawing, gusto ko pala kumanta, ganyan. We had a bit of a technical difficulty right there, but the point that I was trying to make is that your passions would usually manifest at a very young age. Things will happen and you might forget what these are, but they would always find a way to resurface as you grow up. Okay, so yung pangalawang tanong, paano mo masasabi na passion mo ang isang bagay? Yun nga, parang yung kanina, parang yun yung na-enjoy mong gawin. Ano pa ba? Wait na. Paano masasabi na passion mo ang isang bagay? Paano kung halimbawa, na-enjoy ko magsulat, pero first time ko lang naman magsulat, say, ng tula. Hmm. Masasabi ko bang passion ko na agad yun? Sa tingin ko, hindi.
parang passion, ano siya, consistent siya sa'yo. So, hindi mo, halimbawa, isang beses mo lang siya ginawa, hindi mo malasabi. So, kailangan dumating pa yung time na ma-feel mo na, ay, gusto ko ulit gawin ito. Parang gano'n. Mm-hmm. Tsaka isa pa, yung nagawa mo na, hindi mo pinahilig. Parang natural siya sa'yo. Parang, ay, kailangan ko magsulat kasi parang hindi siya requirement para sa'yo. Gano'n. So, agree ako doon. Sa akin naman, masasabi mo passion mo ang isang bagay, yung una sa lahat, gaya nung sinabi mo, walang pilit. Kumbaga, ginagawa mo lang siya kasi gusto mo. At saka, ang isa pang sign na passion mo ang isang bagay, yung kahit mahirapan ka, magpupursige ka pa rin. Kahit yung hindi mo agad nakikita yung kapalit, or kumbaga may in-expect ka na, ay, kikita ako dito kasi passion ko. Kung baga kahit hindi ka pa kumikita at nahihirapan ka na, tinutuloy mo pa rin kasi like kasi gusto mo siyang gawin. True. Yung pangatlo, ano yung passion mo? Ano yung passion ko? Para sa akin, magsulat. Alam mo naman ata yun. Oo. Nare-recall ko. Sinasabi sa'yo. Sinishare ko sa'yo na yung mga sinusulat ko. Di ba sinishare ko sa'yo mga, ay, may vlog. May vlog pa na ako. Ganun. Writing. So, itong pagsusulat, kailan mo siya na-entertain? Kasi di ba, syempre, I mean, syempre, nung college tayo, alam ko naman natin na nag-accountancy ka din, so naging busy ka. And after that, nag-shift ka, we parted ways. So, hindi ko alam kung, ano ba, nagsusulat ka pa rin ba during that time? Or ngayon ka na lang ulit nagsulat? Paano yung nangyari doon? Nag-start yun nung high school. High school kasi, SPA ako. Alam mo yun, Special Program of the Arts. Section siya para may iba't ibang specialization. Bukod dun sa regular subjects, di ba may regular subjects kayo? Kami, meron kaming specialization. 3 hours yun every day. So, yung specialization ko, creative writing. Kaya, nung high school, parang requirement siya para sa akin. Parang kailangan mong gumawa ng 10 tula sa isang araw, papasa mo, gano'n. So, inis na inis kami araw-araw, parang kailangan mong gumawa ng tula. Tapos, pinipilit ko na lang gumawa. Pero, no, after no high school, di ba, nag-college na accountancy. Parang doon ko na na-miss. Tapos, binabasa ko yung mga gawa ko dati, ay, gusto kong gawin ulit. Nang mas maganda. Kasi dati, di ba, parang putyo-putyo yung mga gawa. Gusto ko siyang seryosohin. At yung tanong mo, ano yun yung kung kailan ako? Yung ano, kumbaga din nagsimula ka nung high school, tapos nag-college. Natigil ba yung pagsusulat? Or tuloy-tuloy lang din yun? Tuloy-tuloy lang naman siya. Every time meron akong naiisip. Sinusulat ko siya sa phone, ganun. Okay. So, ako naman, yung passion ko talaga, yung paglikha. Pwedeng mag-drawing, gagawa ka ng, basta paggawa ng kung ano man. So, nung bata ako, mahilig lang ako yung mga magsulat-sulat, mag-drawing-drawing na ganyan. Hindi ko alam na parang ano, doon ko na pala sinisimulang ma-discover yung sarili ko. Pero, ngayon ko lang talaga na-realize, like, what, 23 years later, doon ko lang na-discover na ito pala talaga yung gusto kong gawin. Kumbaga, nag-college ako, nag-accounting ako kasi yun yung doon kakikita. Yung mga usual na sentiments ng pamilya ko. Tinake ko kasi wala akong maisip, hindi ko pa alam kung anong gusto kong gawin. Pero looking back, kung siguro kung alam ko na agad na ito yung gusto kong gawin nung time na yun, hindi siguro ako nag-accountancy. Mga ganun. Same. Ayun lang. Real talk, eh, no? Anyway, so ayun. I can relate. Pang-apat.